Hello sa inyo lahat! Sabi nila, the best way to a man's heart is through his stomach. Ang sabi ko naman, yan din ang best way para mapaamo ang isang babaeng masungit at mainit ang ulo. Either ayayin mo kumain o di naman kaya, ipagluto mo, kaya naman tara, magluto tayo ng isang dish at this time, healthier version ng masarap na sisig. Ito yung tofu sisig, dito lamang yan, sa Sandok ni Doc. Dahil nga po dito sa Sandok ni Doc, ang gusto natin ay healthy tayong lahat, masusustansyang dishes ang ating ihahanda para sa inyo at para sa inyong mga pamilya. Isang karaniwang ulam na niluluto ang sisig dito sa atin. Pero dahil ang pinagmulan nito ay medyo pork na medyo rich in saturated fats na linked sa pagkakaroon ng sakit sa puso, ay gawin natin yung tofu sisig para less ang guilt at healthier version. Para sa ating ingredients, eto na. Meron tayo ditong tofu, kaya nga tofu sisig. Sasamahan natin yan ng mushroom, saka sasamahan din natin ng ating aromatics, the usual lang, sibuyas, siling labuyo at siling pansigang. Para sa ating pampalasa at para gawing sisig talaga, meron tayong mayonnaise, meron tayong oyster sauce at calamansi. So ano na pang iniintay natin? Let's start making this lovely dish. Narito ang ating pan, narito ang ating tofu, isa-slice natin ito, and then pwede nyong i-air fry o di naman kaya kung wala kayong air fryer, eh pwede natin iprito. Ang finished product niyan, ganito na. So, ang gagawin lang natin ay i-cut natin into cubes itong ating mga tofu na ganitong kalalaki na. Tapos, meron na tayong ganitong kadami. Pagkatapos nating ma-cut into cubes ang ating tofu, isa-set aside natin yan and then igigisa na natin ang ating aromatics, sibuyas, siling labuyo, siling pansigang. And then kapag kabubango na, isasama na natin ang ating mushroom at ilalagay na rin natin ang ating tofu. Titimplahan lamang natin ito ng ating oyster sauce, pakakapitin ng lasa, and then ilalagay na natin ang ating mayonnaise at calamansi. Tapos, meron tayong natirang konting siling pansigang na natira, sasama na rin natin. Hahaluin lamang natin ito at tapos na ang ating tofu sisig. Ipiplate lamang natin ito at ready na ito for serving. Pero bago yan, kaunting nutritional facts muna po tayo. Isang healthier meat alternative ang tofu. Pwede po ito sa mga may gout. Ayon sa isang meta-analysis na mula sa Frontiers of Nutrition, umeksamin sila ng 17 pag-aaral ang pagkain daw po ng soy-derived products tulad ng tofu, bean curd cake at dried bean curd sticks ay walang significant effect sa serum uric acid. At nag-conclude pa sila na ang mga ito ay maaari po nating gawing high-quality protein sources para sa mga taong mayroong gout at tumataas ang uric acid levels. Kaya hindi dapat mag-alala ang mga taong mayroong gout dito. Low-fat, high-protein ang tofu. Kung nag-aalala at natatakot dahil sa mga chismis na kumakalat tungkol sa pagiging GMO umanob ng tofu, mayroon naman pong mga non-GMO soy products na po pwede ninyong mabili sa supermarkets. At again, pupwede rin kayong bumili niyan sa inyong mga palengke. At tulad po lang iba nating videos na gumamit tayo ng tofu, paulit ko lang po, hindi po ito nagdudulot ng hormonal imbalance. Hindi ito nakapagpapababa ng testosterone, kaya safe na safe tayo mga kalalakihan dyan. Pati na rin mga kababaihan, wala pong problema ang kumain kayo ng tofu. Actually, meron pa nga mga pag-aaral na ang nagsasabi, nakatutulong itong bawasan ng menopausal symptoms tulad ng mga hot flashes. O siya, paano? Ang dami natin sinabi eh, titikman ko na muna to. Look ba? Look. Mmm.